15 ng Setyembre, 1898. Nagbuklod-buklod ang mga pili at mga natatanging Pilipino mula sa iba't ibang kapuluan ng Pilipinas. Mga individual na buong tapang na nanindigan laban sa paniniil na mga dayuhan. Naging matibay na samahan na naghangad magbigay ng tunay na karapatan at kalayaan sa bawat Pilipino. Isang puwersa na hinubog na nag-aalab na pagmamahal sa ilang bayan. Ngunit sa bawat panahon ay may mga taong pilit kikitilin ang ating karapatan at pagkauhaw sa katotohanan. Sa karimlan na ito, isinisilang ang mga tagapagbantay ng liwanag ng katotohanan. Hindi kami naniniwala na ang Pilipino ay wala ng pakialam. Hindi kami naniniwala na ang mga Pilipino ay pagod na. Yes, Your Honor, Judge Avalos offered me a $10 million bid. Was this done? And then he asked me to join him in his private office, which is next door. And that's where he offered me the $10 million. We're trying to just keep safe and we're praying to God that we are protected from the evil people. In the Philippines, particularly in Palos. Kami sa kanan nito, si Avalos, si MG, Gloria Mascagal Arroyo. For the election. Hanggang kailan kaya mapapanindigan ng isang tao ang version niya ng katotohanan kung ang nakakalaban niya ang mga pinakamainfluensyang tao sa kanyang bansa? Back off! Dahil sa testimonya ni De Venecia, pati na ni dating Nobel Director General Romulo Neri, sabi tuloy na Senator Panfilo Lacson, I'd like to quote Mark Twain, and this is addressed to you and Secretary Neri. Courage is resistance to fear, master of fear, not absence of fear. Sa ating patuloy na paghahangad ng katotohanan para sa tunay na kalayaan, samahan natin ang taong nagsiwalat ng katiwalian sa kasunduhang ZDENBN. Ipagpatuloy natin ang suporta sa kanyang paninindigan na makamit ang katotohanan para sa bayan. Mga kaibigan, si Ginoong Jose Joey De Venecia III.